Staring out the window, reaching for a North Star, waiting just to wake up from this nightmare. Hello mga amigas! Welcome back to my channel! It's me, your girl, Duda, in the house! So for today's video, I'm going to color my hair on my own. Yes, you heard it right, DIY lang for 80 pesos only, depending sa kapal ng hair mo. Pero ito, mabibili niya siya sa Changge, sa Palengke, sa 168, sa Unitop, and meron din nito sa Shopee. So stay tuned kasi i-reveal ko sa inyo later. And this is what my hair looks like before hair coloring. And yes, na-bleach yung hair ko, and I think sobrang baba lang yung level na pinalagay ko nung nagpa-bleach ako. And I'm going to use the product Bremond na sobrang mura lang, and yung colorant niya is 55 pesos, and yung oxidizer is for 25 pesos, so total of 80 pesos. And that's it, I guess let's start and prepare our hair color. By the way mga amigas, I'm going to use 2 sets of hair color, and ang kulay na pinili ko is mocha brown 5.17. This is the instructions written on the box, pero I'm going to show you guys how I do it. And by the way mga amigas, don't forget to buy an oxidizer, and this is from Bremond also, and I got the 9%. And by the way guys, the higher the percentage of the oxidizer, mas lighter siya magpipick through sa inyong hair. The preferred proportion is 1:1, and since mahaba nga yung hair ko and makapal, gumamit ako ng 2 sets of hair colorant and oxidizer, and bumili din ako ng applicator and bowl, and this is optional pero mas maganda kung may ganito kayo. So I'm going to prepare the mixture, and ito yung itsura ng Bremond hair colorant. And by the way, yung cup is may patusok, and ayun yung gagamitin ko to poke the product and para ma-dispense yung mismong hair colorant. Kung malipis naman yung buhok mo and mahaba, I think okay na yung isang tube lang ng hair colorant tsaka ng oxidizer. Pero for me talaga kailangan ng 2 set, and ayan, nilalagay ko na yung oxidizer na 2 bottle, and I'm going to mix it until okay na yung consistency niya. So syempre naglagay lang ako ng towel para hindi madumihan yung damit ko, and ayan, sobrang puno nung bowl ko pero kasang-kasa yan sa makapal kong buhok. And ayan, bumili din pala ako nito, yung pagtakip sa tenga para hindi madumihan. And this is for 12 pesos only, kaya binili ko na din. Baka magamit ko din siya sa future. And by the way mga amigas, this is my first time coloring my hair on my own. And as you can see, si ating girl nakalimutan mag-gloves. Kaya don't forget to put your gloves kasi sobrang messy niya later, lalo na kapag mag-isa ka lang. So kung meron kang kasama dyan sa bahay nyo, magpatulong ka kasi sobrang hirap niya, to be honest. And ayan, nag-start lang ako sa ilalim ng hair ko. And don't forget sa back ha, kasi yung iba nakakalimutan and nagkakapatsi-patsi yung hair nila kasi hindi sila generous sa paglagay ng hair color. And also mga amigas, this is my first time using Bremond as my hair color. Since nasabi ko din kanina na first time ko mag hair color sa sarili ko. And to be honest, wala naman akong na experience na inconvenience dun sa product mismo. Hindi naman siya makati sa anet, and so far so good. And also mga amigas, before I do this, I've watched a tons of videos on TikTok, on YouTube, and dun sa mga top searches ko for DIY hair color is Bremond talaga. And ang gaganda ng mga results sa kanila, and ang mura lang din ito, kaya trinay ko agad tong Bremond. I think mga amigas, they also offer light gray, blonde, pero ito talaga yung pinili ko, mocha brown, para mas natural siya. And I think most of you want that natural looking brown. And disclaimer mga amigas, kapag iba yung hair color nyo sa akin, mag-iiba din yung result sa inyo. And lalo na kapag virgin hair kayo, and ang magiging result nito sa inyo is brown talaga. Papakita ko sa inyo later dun sa may roots ko. Ayun kasi talaga yung kulay niya. Ayan guys, konting push na lang matatapos na tayo, and sobrang hassle niya talaga kapag mag-isa ka lang magkulay, lalo na kapag makapal at mahaba yung buhok mo. So kapag maiksi yung buhok mo, I think hindi ka magkakaproblema. And mga amigas, yung mga natitirang mixture dun sa bowl ko, nilagay ko siya sa top ng aking hair dun sa pagitan ng aking roots tsaka ng bleach hair ko.
And mga amigas, parang mga 40 mils at ako nag-apply nung hair color. And by the way, I'm going to leave this for 45 minutes and I'll be right back. So, and yes, eto na yung result, mga bestie, mga amigas, mga sisi. Sobrang tuwa ako sa naging result ng kulay ng hair color ko. Kasi hindi ko in-expect na gato kaganda. And eto yung itsura niya sa ilalim. And by the way, mga amigas, hindi ako naglagay ng conditioner nung binanlawan ko to. Wala akong nilagay, basta nagbanlaw lang ako nung kinagabihan. And by the way, this is the hair color nung mocha brown sa virgin hair. So, ayan yung magiging itsura niya. And I really like the color kasi hindi siya ganun ka-bright. Sobrang professional looking nung pagka-brown. Reminder lang mga amigas, and a tip for you, huwag kayong mag-shampoo araw-araw, 2 or 3 times a week lang ang pagsha-shampoo. Yung iba mga amigas, every other day sila nagbabasa ng hair para lang ma-maintain yung natural oil sa kanilang buhok. Pero ako mga amigas, binabasa ko yung hair ko every day, pero gumagamit ako ng keratin or hair spa once in a week. Gumamit din pala ako ng Bremond Keratin kinabukasan ng pagkulay ko, and maganda siya actually guys, malambot siya sa hair. And that's it, thank you for watching, and ayun lang guys, bye bye.